kahit wala ka sa piling ko. Ngunit, sinasabi mo sa akin na wala akong magagawa kung wala ka. Hindi ko alam na sa kabila ng lahat, narito kang gumagabay sa akin. Sa Bureau of Customs sa gobyerno ito, maraming salamat sa opportunity na mapapakinggan natin ngayong hapon yung life testimony ni Brother Tata Esteban. Ang dating ang talagang pangalan po nito ay Steve Regala. Siya ay naging world movie director for 18 years at isang magaling na director ng pelikula. Kaya nga lang po yung pelikula kung saan hanggang ngayon, yun pa rin yung gusto ng marami nating mga kababayan. Of course, hindi lang dito lang sa atin ang may gusto ng mga ganong klaseng pelikula, kundi buong mundo talaga. Bakit ho kaya? Kasi ganun po talaga ang tawag ng mundo eh. Mas madali ho sundan yung gusto ng tao kaysa sa gusto ng Diyos. Subalit dumating yung pagkakataon na nunang makilala niya ang Panginoon, pero parang bumilya, on and off siya. Naranasan niya yon. Pero dumating ang matinding pagtapik sa kanya ng Panginoon, at dumating yung pagkakataon na doon niya na-realize kung paanong dapat siya talaga magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Can you imagine kumikita siya ng worth 80,000 to 100,000 a day bilang isang magaling na direktor at magaling na negosyante, pero tinalikuran niya yon mula nung makakilala siya sa Panginoon. Kasi sa kabila ng malaki niyang kinikita, malaki rin yung ginagastos niya sa kanyang napakadaming bisyo. So, pinakamabatang, mababang edad niya, from the age of 12, 13, naranasan niya na yung gumawa ng mga makasanlibutang gawain, nagbebenta na siya ng laman. Ngayon, nagbebenta pa rin siya ng laman. Kaya lang, dati, laman talaga fresh. Tao talaga yon. Bata na mga age 12, 13 years old, binibenta niya sa mga rich foreigners, ganyan. Pero dumating yung time na nung makilala niya ang Panginoon, hindi na siya nagbibenta ng laman. Hindi na yung ganong bisyo. Hindi na yung ganong klaseng pagkakakitaan. Nagbibenta na lang sila ngayon laman, kaya nga lang laman mo ng baboy, tusin at longganisa. From pagiging mayaman, milyonaryo, pero ginawa niya ang sarili niya, ginawa ng Panginoon ang buhay niya, ibaba ng ibaba ng ibaba. Pero hindi ho yun yung spaghetti na kinakanta niya. Diba? Ang buhay niya, itinataas naman ng Panginoon dahil nung makilala niya si Kristo. At sinichallenge po tayo ng testimony ito ni Brother Tata Esteban na gusto ko po sabihin sa inyo, in the book of Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. Si Brother Tata na ito, isang sikat na director, noong pa hanggang ngayon, kilala pa rin naman siya. For 18 years, ang buhay niya na isuko niya na sa Panginoon, ito lamang nakaraang 2000 or 1998. 2000 yung start yung full time niya talaga. Pero, kumbaga basa pa rin, ano? Pero, hindi ho ito patandaan at pabataan. Ang mahalaga makilala mo si Kristo. Ngayon po ay pagkakalog ko po sa inyo na makapagpatutuo si Brother Steve Paolo Regala, Brother Tata Esteban. Ganun po ang mga code name niya. Okay, good afternoon po. Good afternoon. Sabi nga ako ni Pastor Stani, ang dati kong pangalan noong 1980 siguro, Steve Paolo, ito nung lumalabas ako sa pelikula, rapist ako, kasama ko sila Dick Israel, sila Dennis Roldan, nag-artista ako. And ang tunay kong pangalan is Steve Regala. No? Pwede kang simula siguro ito sa parents ko. Noong 1950s, ang mami ko, isa sa mga finalist ng Miss Manila. So maganda ang nanay ko, and naligawan ito ni Pablo Regala, yung tatay ko, dahil isa ko sa mga managers ng Manila Hotel to during that time. Babaero, milyonaryo, and sabongero, and nag-asawa sila, lumabas ako at saka yung kapatid ko. So during my early years, 5-6 years old, nakikita ko rin kung paano sila mag-away, yung sila san dito, sila san doon. At yan yung tatay ko, kung nakikita ko kung paano bugbugin ang nanay ko. And nanay ko dahil mistisa, ayaw pumayag na pagpubugbog, pumunta ng kusina, nakakabuli ang tatay ko ng leto. So doon ko nakita yung away nila, itakan, batuhan ng plato lahat. And nai-register sa utak yun. Pero hindi ko lang nagustuhan doon yung pambububog ng tatay ko sa nanay ko. So nagkahiwalay. Ang nanay ko ang nagpanakit sa aming dalawa bilang tatay at nanay all at the same time. Ang tatay ko nagpunta ng Amerika sa ibang piling ng mga
asawa niya doon. Marami kami mga magkakapatid sa labas. Palagi ko yung naman ako sa tatay ko. Namatay noong 1984. So, nanay ko ngayon, pinalaki kami. Pinalaki, nakaipon. Nakakilala to ng mga prominenteng tao until nakilala niya si Ophelia Trinidad. No? Yung mga taga-Bulacan dito, palagi ko, kilala niya si Corling. Naging magkasosyo sila sa negosyo. Hindi mga Grand Inihaw, Grand Bughaw. Nagkasosyo sila doon sa isang disco. Ang tawag Arizona. Noong 1968 to 67, no? Arizona sa Taft Avenue. So at the age of 14, ako na manager ng club. So, 13, exposed ako sa sex, no? I mean, lahat ang babae dun, waitress, dancer, dumadaan sa akin dahil ako ang co-owner. So, na-expose na rin po ako sa drugs, in the mood. So, naging ganun ang tapo ng buhay ko, naging ganun. Until finally, na 1972, martial law, medyo mainit sa Manila dahil martial law na, pumalik kami ng Baguio ng nanay ko dahil binibigyan ako ng mga ideas ng demonyo. Best friend ko dati sa Taning eh. So 1972, nagtayo kami ng maliit na restaurant sa bahay ko po yun sa Session Road. And finally, 1975, binuksan po namin yung Country Tavern Hotel, Restaurant and Disco. Ito pong mga bagay nito, sinasabi ko sa inyo, para hindi ipagmalaki sa inyo kung gano'n ako naka-accumulate ng wealth, no? Pero gusto ko lang malaman niyo kung paano ako dinampot ni Lord sa isang lusa na binagsakan ko. Okay, so 1975, nakapagbukas ako ng isang club. Untouchable to. Ito lang ang isang club sa Baguio na nakakapag-show ng all the way, walang saplot. Ang uso lang nun, topless, pero ako all the way. So lahat ng mga ibang club, napaparate ko. So na ako magpag-usap sa mga police dahil mahusay ko mga rap eh. So, at an early age, sanay na ako, 13, 14. So, pumalik ang Baguio, sanay ako sa ganitong, you know, yung ganitong labanan. Ngayon, ang hindi alam ng nanay ko, na yung club ko, dahil may hotel, kay Casa ito. Casa, dahil, siyempre, pag ang customer na gusto niya yung babae, dire-direcho sa hotel, bintahan ang laman, in short. Hindi niya alam yun dahil sideline ko yun. So, ang nanay ko, pinagpabiyahe-biyahe ko lagi, dahil kumikita kami, dahil ganun mga naging negosyo ko, tatlo naging club ko, meron sa Angeles, meron sa ano. Yun ang naging routine namin. So okay siya, enjoy, kumikita, club eh. Hindi niya alam na may bentahan ng laman. Ngayon, mga 1980s, ang mga barkada ko, mga director na, mga artista. Dahil siyempre, pag nagpunta sila ng Baguio, libre ang hotel, libre ang drugs, libre ang babae. Ang buhay ko ganun eh, drugs, babae. Yun ang buhay ko, drugs, babae. So to a point, 1980, nakilala ko si Celso at Castillo, naging barkada ko. Ginawa namin yung Snake Sisters, no? Ito yung unang ECP movie, yung tatlong something's beauty, no? And puro mga naasawa ko, puro mga starlets na noon. Dahil siyempre marami ang pera, 24 years old, millionaryo na ako. I mean, lahat ng mga starlets na sumisigat nun, dumataan sa akin din. Ito mga sekretaryo ko dati, means ko ngayon, siya nagbabook lahat ng starlets ko. So you just could imagine kung paano ang buhay ko noon. I mean, kahit 6-7 yan, ibabahe ko lahat dyan all the same time. Kaya ani ang bahay ko. Ganun ang yaman ko ng mga panahon na yun. Dahil kung i-convert ko yung kita namin noon, mga 80,000 to 100,000 ito yung totoyo. Pero siyempre yung lagayan doon, mga 40 mil. Kaya 60,000 is not bad, no? Pag kumita ka ng 60,000 ito, talagang mahihilo ka sa dami ng pera. Until finally po, mga 1984-85, medyo lagi ako na-shooting. Nakikita ko yung mga director, si Alino Broca, si Mario. Parang nagkaroon ako ng itch na mag-direct. Sabi ko, Mami, magkano? Gusto ko mag-direct. Baka pwede mo may produce ng isang pelikula. Kasi,